Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you din sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga malakas po na potential energies na maaring bumalot sa inyo in 2024, no? From January through December, kukuha po ako ng isang card para sa bawat buwan, no, ng 2024. So this is for January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Ayan. So, for January po, ang potential energy ninyo is Page of Cups. Napakaganda. Nakakakilig agad, no? Pagpasok pa lang ng January, kikiligin agad kayo. Magiging masaya agad kayo. Yung social gatherings agad, no? Maaring magsisimula ng mag-roll. Kasi maaring may mga invitation agad dito na makarating sa inyo about mga kasalan, engagement party, mga birthday party siguro, mga ganon, ano? And, maaring kikiligin kayo dyan kasi maaring dyan ninyo makilala, no? If you are single, maaring dyan ninyo sa mga gatherings na yan makilala ang inyong potential na magiging boyfriend or girlfriend or jowa, ba? Diba? May ganung akong napipick up dito for some of you. Maari din naman na may job offer dito para sa inyo, no? Maaring may job offer dito na dumating kaya mas ekstrang kilig at ekstrang saya din na maari ninyong maramdaman dyan. So, in February, we have the Chariot energy. Napakaganda kasi you are going to be very determined dito. You're going to be very focused, no? Ayon the price kayo dito sa kung ano man yung gusto ninyong ma-achieve sa buhay ninyo, no? There is tagumpay dito, nanggagaling kayo dito sa isang tagumpay, kaya naman you're going to be very assertive and confident dito sa kung ano man ang gusto ninyong tahakin na bagong endeavor sa ngayon in February. So, ang iba din sa inyo dito, no, maybe is planning to buy a vehicle, no, yun ang napipick up ko din dito. For others of you, others also travel na gagawin in February. So, in March, Nine of Swords energy, ayan, so you are overthinking, overanalyzing dito. Maaring meron kayong ina-anticipate na maaring maging problema pa lang, no? Ay, pero namong problema na kayo, nai-stress na kayo, even if that is not happening yet, no? Parang in anticipation ito, kasi tignan mo, nakatingin ka pa lang sa malayo, nakatingin ka dun sa mga birds na yan, ano? So, ibig sabihin, parang hindi pa existing, wala pa sa'yo, hindi pa nangyayari sa buhay mo kung ano man yung problemang ito. Ina-anticipate mo pa lang ito kasi tumitingin ka pa lang doon sa malayo, no? Nasa malayo pa. So, most likely, hindi rin yan dumating sa'yo, pero pinoproblema mo na, ba? Diba? At tsaka ano to, talagang in anticipation ang sitwasyon na nakikita ko dito. Kaya, iwasan nyo na muna, no? Taurus, around this time, iwasan nyo na mag-overanalyze kayo, mag-overthink kayo ng mga bagay-bagay. Because always remember, Taurus, no? Na very powerful ang isip natin, no? Kung ano yung naiisip natin, anong laman ng isip natin, yan ang ina-attract natin sa buhay natin. Yan ang nangyayari sa 3D reality natin. Kaya wag tayong mag-isip ng problema para hindi natin ma-attract yan, ano? I-transmute ninyo as much as possible, no? Ang mga negative thoughts na naiisip ninyo na yan, no? I-transmute ninyo into positive thoughts. Nang sa gayon, yun ang ma-attract ninyo. Yun ang makita ninyo yan ang dumating sa buhay ninyo. Mga positibo at magagandang pangyayari lang, okay? In May, no, this is April. So, in April, Seven of Cups, ayan, there is multiple opportunities coming in dito for you. So, itong magandang pagfokusan ninyo, no, multiple opportunities, this could be in various, ano din, parts ng buhay ninyo, no, ng mga opportunities na to. That could be relationship, trabaho, negosyo, no, it could be anything na maaring magsabay-sabay ang pagdating ng mga
opportunities na yan sa inyo. Kaya maaring mabisi kayo dito, no? Taurus, around April, dahil marami kayong pag-iisipan, marami kayong pagpipilian, or maybe pag-iisipan kung alin yung ipaprioritize ninyo, kung alin ang uunahin ninyo, di ba? So, maaring ganon. In May, we have Ace of Wands. Beautiful. This is new beginning energy. You will be feeling excited, passionate. Parang yung passion ninyo dito will be ignited muli, no? In May. Magiging mataas dito yung ano yung energy. Mataas dito yung excitement level ninyo in May. Kasi meron kayong gustong simulan dito, no? Meron kayong gustong gawin agad-agad, no? Maaring ganun. That could be a new job, no? That could be a new job. That could be a new business or career opportunity na sisimulan ninyo dito na excited kayo. So, we have June, 8 of Pentacles. Ayan. Kung ano siguro yung ano yung gagawin ninyo dito. Kung ano yung sisimulan ninyo, alam mo, talagang pag dahil gustong-gusto ninyo to, excited kayo dito, you're very passionate about this thing na sisimulan ninyo dito in May. Kaya naman ano, sa sobrang excited ninyo diyan, sa sobrang tiyaga sa trabaho, sa sobrang dedication na ibubuhos ninyo diyan, you know? Pagdating pa lang ng June, maaaring magkaroon na kayo dyan ng ano, ng resulta sa mga ginagawa ninyo. Meron na magandang sitwasyon kayong may experience, no? And you may be rewarded din. Maaaring may makuha na kayo or ma-receive na kayo dyan na financial reward, na bonus, dahil sa sobrang galing ninyo, sa sobrang sipag ninyo, dahil gustong-gusto nyo talaga yung inyong ginagawa, ay talagang maaring ma-recognize agad yung inyong trabaho dito, no? For some of you. Kasi ano din dito, Toro, sobrang tiyaga din kayo. Sobrang tiyaga din kayo. Nag-work hard talaga kayo dito. Kaya you deserve reward, no? Diba? So, in July naman, Toros, we have Two of Pentacles. Sobrang busy kayo. You have too much on your plate. Ang dami ninyong gagawin or ang dami ninyong ginagawa talaga dito in July, Taurus, no? Kaya this is asking for you to balance out your life, no? Kasi maaring focus lang kayo sa work ninyo, sa business ninyo, sa career ninyo, pero may mga ibang parte siguro ng buhay ninyo na hindi ninyo napapansin, na nanineglect ninyo, no? Because of you are so focused on other things lang, no? So, maaaring ganun. Kaya this is asking you to balance out your life, no? Balance things out nang sa gayon na maging maayos ang lahat. So, in August, we have Page of Swords. Ayan. So, this is, news, no? Maaring may mga balita, impormasyon, maaring may chismis din kayo dito na ma-receive about other things, other people's stories, mga ganon. So, use your own judgment and discernment and in your intuition on how you're going to face that situation, dito din, maaaring yung mga balitang ito na parating sa inyo, that could also help you, no, to make a decision. Kasi maaaring din ang iba sa inyo dito in August, siguro may mga importanteng decision making kayo na gagawin at maaaring kulang kayo ng impormasyon. Kaya maybe there are people that are coming in sa buhay ninyo na maghahatid sa inyo ng impormasyon. Maaaring nagpapa-research din kayo, nagpapatulong kayo sa pagre-research. Maaaring ganon, and it will come, no, in September. In August, makukuha nyo na yung impormasyon na kailangan ninyo, no? In September, 9 of Wands. Ayan, huwag kayong sumuko. Keep persevering. Yan. Never give up. Yan ang sinasabi sa inyo ng 9 of Wands. No? Kung ano man itong sitwasyon ninyo dito na kailangan ninyo sigurong pagdesisyonan, you know, huwag kayong sumuko, no? Maybe talaga hindi pa lahat-lahat, no? Maaring yung mga information na dadating sa inyo in August, hindi pa kompleto or hindi pa kayo satisfied, no? But huwag kayong sumuko. Keep persevering. Do extra effort, no? Kung ganun man ang sitwasyon ninyo, do extra effort para makumpleto ninyo yan. Para ma-accomplish nyo na yan kung ano man ang bagay na yan na pagkakaabalahan ninyo dito, no? So, never give up. Kahit ano man ang inyong sitwasyon din dito, for some of you, Taurus, kahit ano man ang sitwasyon ninyo, never give up. Kasi, isang kembot nyo na lang ito, no? 9 of Wands na tayo, isang kembot na lang, 10 of Wands na, and that's it. That's the finish line, no? Kaya, huwag kayong
panghinaan ng loob, no? Kung napagod na kayo, no? Sa kakatrabaho or kakaisip, no? Take a step back a little, magpahinga ka, mag-recharge ka, mag-refill ka ng iyong cup, mag-recuperate ka, and get back to it, no? Huwag ninyong sukuan, huwag ninyong talikuran, yan, kasi sayang naman ang effort ninyong ginawa dyan, sayang ng oras, resources, and everything na binuhos ninyo dyan, diba? So, in October, Two of Swords, yan, so, hindi natatapos pa rin, Taurus, yung pag-iisip ninyo, no? Parang magpapahinga kayo dito talaga, no? Stalemate energy kayo dito sa October. Maaring related pa rin ito dito sa sitwasyon. From Two of Pentacles papunta dito, maaring isang sitwasyon lang ito for some of you, Taurus, na dito hindi pa rin kayo makapag-desisyon, you know? Hindi pa rin kayo makapag-desisyon if what you're going to do. So, talagang nahihirapan siguro kayo, no, sa decision-making na to. And ngayon, maaring usaping puso ito. Maaring usaping puso. May nakita kong heart. So, maybe this is related to relationship. Siguro mayroong importanteng decision kayo na kailangan ninyong gawin pagdating sa inyong relationship dito, no? At siguro talaga nagre-research kayo, nag-iimbestiga siguro kayo. At around October, hindi pa rin kayo tapos. Hindi pa rin kayo makapag-desisyon, no? Parang dito, sinasabi ninyo, teka lang, pahinga muna. Parang napagod na ang puso ko dito at isip ko sa pagdidiskarte, sa pag-iisip. Pero hindi pa rin kayo makapag-desisyon, no? So, November, Ace of Cups. Ayan, so there is a beautiful scenario dito na papasok sa inyo. Siguro, masosolve nyo na yung problema ninyo dito. Kung ano man itong gumugulo sa isip ninyo, maaaring you will be able to make a decision na in November, no? Siguro, finally, magkakaroon at kayo dito ng kalinawan sa isipan, no? At mapagdidesisyonan nyo na ang sitwasyon na to. Kasi si Ace of Cups, this is new beginning energy, no? Kung siguro sa relasyon ninyo, kung yun ang pinag-iisipan ninyo, maaring makapag-desisyon kayo dito na maybe you're going to start fresh sa inyong relationship dito. Maaring yun ang naging desisyon ninyo, no? Nabibigyan ninyo ng bagong pagkakataon ng inyong relationship to start fresh at isaayos ang kung ano man ang naging gusto at kung meron man, no? And then, ano to eh, new beginning, fresh start. Kaya maaring yun ang magiging desisyon ng iba sa inyo dito, no? So, you're going to start a new dito, new chapter, no? Maaring magsisimula kayo dito na magkaroon ng mas magandang samahan, mas magandang pag-uusap, mas open communication kayo. Yung mga ganun ba, no? Parang yung passion ninyo dito will be reignited. Maaring ganun ang ganap, no? And this is also divine blessing, no? Taurus, this is divine blessing. Kung ano ang kailangan ninyo dito, ibibigay sa inyo ng divine universe, no? This is your needs, no? Na will be met, no? Bibigyan kayo, bibiyayaan kayo ng kung ano ang kailangan ninyo. At ang maganda rin dito sa Ace of Cups, kung ano yung blessing na ibibigay sa inyo ng divine universe dito, that's gonna come in abundance, no? Hindi lang yung kasya para sa sarili ninyo, para sa mga mahal ninyo sa buhay, but that would be enough for you to share with other people, Taurus, no? Yun ang ganap dito kay Ace of Cups. This is really beautiful. This could be also a new beginning in other areas, no? Depende sa inyong sitwasyon. That could be a new beginning in your relationship talaga, a new level in your relationship. Maari din a new beginning ito sa bagong trabaho siguro, bagong career, bagong negosyo, maaring bagong bahay, no, ang uuwian ninyo, maaring you are acquiring a new home, no, maaring ganun ang ganap dito. Whatever this is, no, this is divine blessing. Ito yung biyayang ibibigay sa inyo ng divine universe. In December, another new beginning energy, napakaganda, paganda ng paganda, no, towards the end of the year, no, and we have three aces, so, Taurus, napakaganda ng sitwasyon ninyo in 2024, kahit may mga problema kayong ma-encounter dito, kahit may mga challenges kayo na may encounter dito in 2024, you can expect that it will be parang ano lang, smooth sailing lang din, no? Magiging magaan ang pagbitbit ninyo sa mga problemang ito, no? So, yun ang napipick up ko. So, Ace of Pentacles, this is another new beginning energy in terms of money, career, and finances. So, napakaganda.
pagtatapos nitong taon ninyo ng 2024 because magsisimula kayo ng bagong sitwasyon pang kaperahan, no? This is prosperity and abundance, no? Nahatid ng Ace of Pentacles energy. There is going to be a windfall then, no? May regalo sa inyo dito ang Divine Universe na pera, no? That could come from different sources, no? Maaring panalo 'yan sa lottery, sa kung ano mang game of chance, raffle, mga ganon. That could also be a gift, no, sa inyo ng kung sino man, no? Malaking pera na maaring pagsimulan ninyo ito ng negosyo, pagsimulan ninyo ng bagong sitwasyon ninyo na makaluwag-luwag kayo sa pera, no? So this is really a beautiful energy dahil mababago na dito yung inyong financial landscape. Mas magiging maluwag na kayo, masosolve na yung mga problema ninyo pangkaperahan dahil sa blessing na ito, no? For others of you, there could be relocation as well. Maaring maglilipat bahay kayo, magta-travel kayo, maaring ganun din ang ganap. So Taurus, that's all I have for you for the year 2024. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.